araw na ito ay pag-uusapan natin ang kinakatakutan ngang core sa MPL. Lancy, maganda ang chemistry sa NXP Solid. Execration, napapadalas na ang pagkatalo. Bakit nga ba? Well, pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Nalalapit na nga ang MPL Season 7 kapatid, na kung saan lahat nga ng teams ngayon ay naghahanda na sa pinakamalaking tournament nga dito sa bansa na kung tawagin ay MPL. May mga segment din sila Manjin at Rubluna sa kanilang mga vlog patungkol nga sa paghahanda ng mga team sa MPL. At isa nga sa tinatanong doon sa mga core ng mga team na pinupuntahan nila ay ang kinakatukutan nga ng mga ito. At ito nga ay walang iba kundi ang ating M2 MVP na si Carl TC. Well, sino ba namang hindi hahanga kay Carl TC sa pagkukor? Napatunayan naman siguro nito ang totoong lakas niya sa paglalaro ng Mobile Legends. Dahil sila nga ang nagkampyon sa M2. At nagtatangka nga ulit ang team nila na masungkit nga ang back-to-back champion sa MPL Season 7. Nasa tingin nga na nakakarami ay mahirap nga masungkit ito sa kamay ng Bren Esports dahil hanggang ngayon nakakatakot pa rin ang isang Bren Esports sa MPL Season 7. Buo pa rin kasi ang Bren Esports ngayong season. Kahit nga tulad ng balibalita noon na magpapahinga si Lasty ay hindi nga ito natuloy. At least, ang napanood natin noon sa M2 ay mapapanood pa rin natin sa MPL. Sa MPL Season 7 nga ay masusubok ang mga teams kung kaya nila i-beat ang Bren Esports. Kung sino nga ang makakatapat sa Bren Esports ay paniguradong pang world class na rin ang laruan nito. Kaya kung mapapansin natin na halos lahat nga ng team sa MPL ay nagbago ng lineup dahil lahat nga ng mga ito ay nagpapalakas na ngayon. Hindi lamang si Carl TC ang kinakatakutan ngayon kundi ang buong Bren Esports. Sa palagay nyo kapatid, sino kayang teams ngayon ang kaya tumapat sa Bren Esports? I-comment mo sa baba at i-explain mo na rin kung bakit. Sa pagpapatuloy kapatid, nung nakaraan nga ay napanood natin si Lancy na naglalaro kapalit nga na Exord sa laban nila sa Archangel na kung saan nakita nga natin na kaya nga makipagsabayan ni Lancy sa laruan ng NXP Solid. Tinitrain na nga si Lancy ng NXP Solid dahil siya nga ang six man nito na kung saan hindi kagaya last season ay magagamit na nga nila ang kanilang six man ngayon. Dahil last season nga ay si Gymnast nga ang six man ng mga ito na hindi naman talaga nagbabatak dahil manager nga nila itong si Gymnast. At ngayon nga ay may six man nang naglalaro ang NXP Solid na pwede na talaga nila magamit. Depende sa sitwasyon at si Boss Dogs nga ang bahala doon kung saan sitwasyon niya paglalaroin si Lancy dahil siya nga ang head coach ng NXP Solid. Well, kung nakapanood ka nga ng laban ng NXP Solid kontra sa Archangel, ay napakaganda nga ng ipinakita ni Lancy sa Game 3 na nakagawa nga siya ng mga crucial plays, lalong-lalo na kapag clash na. Naging threat nga ito sa Archangel sa Game 3 dahil sa support nga na ginawa nito, lalo na't parang comfort pick pa niya ang paggamit kay Luoyi. Sa tingin ko kapatid, magiging dagdag pwersa nga itong si Lancy sa NXP Solid dahil hindi rin naman basta-basta si Lancy dahil nanggaling nga ito sa NXP Salty na batak din sa bootcamp ni Boss Dogs. Tandaan natin na last season nga ay dalawa ang prospect ni Boss Dogs
na makakapasok sa MPL. At ito nga ay ang NXP Solid at ang NXP Salty. Kung sakaling mag-asim nga, ang laro na Exort ay pwede silang magpalitan ni Lancey. Sa ngayon, ay nagiging maganda nga ang performance ng NXP Solid sa mga sinasalihan nilang tournament at sana ay madala nila ito hanggang sa MPL Season 7. At huwag sana masira ang laruan nila kagaya noong last season matapos sila matalo ng Execration. Doon din kasi nagkanda asim-asim ang laro nila. Subalit sa huling parte nga ng MPL last season ay bumawi nga ang mga ito. Alam ko na malaking aral na nga ang nangyari sa NXP Solid last season na dadalhin nila sa paparating na season ngayon, lalo na't magagabayan sila ng tatlong coach nila na sila Doggy, Yolo at Chester. Sa pagpapatuloy kapatid, nung mga nakaraang araw nga ay napapansin natin na natatalo-talo nga ang Execration sa mga teams na nakakalaban nila. Halimbawa na lamang nito ang mga pagkatalo nga nila sa mga teams sa Juicy Legends, kagaya na lamang ng Empire Monarch sa score na 2-0, sa Archangel sa score na 3-2, at syempre sa Aura PH na score na 3-2 rin, na naging score nga nila. Sa madaling salita ay medyo nag-i-struggle nga ang mga ito sa mga nakaraang laban nila. At isa nga sa nahihirapan sa kanila ay si Kel VJ. Oo, tama ka kapatid na medyo struggle nga si Kel VJ ngayon sa pagiging core niya sa Execration sa tatlong nakaraang laban lang naman nila. Inamin niya rin ito noong nag-live nga siya na hanggang ngayon ay nagpa-practice siya ng mga hero na maaari niyang gamitin sa MPL Season 7. Kaya kapansin-pansin din na iba't ibang hero nga ang ginagamit nito dahil hindi naman kasi pwedeng mag-stay lang siya sa kakaunting hero pool. Mabilis nga itong mape-predict ng kanilang mga kalaban. Kaya nagtatry nga itong si Kel ng ibang hero para rin sa ikaka-improve niya. At ito nga ang mga naging score ni Kel VJ sa tatlong nakaraang laban nila. Kapansin-pansin nga na nagiging consistent lang ngayon sa Execration ay si Kelra at Chakno. Base ito sa pananaw ko kapatid ha. Pero tulad nga ng sabi ni Kel VJ ay gusto niya ngang ipa-champion ang Execration. Bukod pa don ay inamin din nito na hindi pa talaga siya nagbabatak ng gusto sa paglalaro ng ML at nagpaplanong magbabatak pa lang. Ngunit tulad nga ng sinasabi natin, hindi naman nakikita ang laruan ng isang team sa mga tournament kagaya ng Juicy Legends at sa Just ML Cup dahil mailang beses na ring may mga pagkakataon na nagtatago talaga ng rotation ang ilan sa mga ito. Ang totoong bakbakan talaga ay ang MPL dahil labasan nga ng draft, rotation at meta rito at dun lang talaga natin ito mapapanood. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat!